ha ha ha! It's a weekend, kaya kailangan may staycay naman tayo sa mga pinakamalapit na napakagagandang resort sa Pilipinas. At nandito tayo ngayon sa Will Good Resort? Paano nangyaring yung Goodwill ay naging Will Good? Oh, ayan na. I'm sure you know the answer. Dahil napapanood din nyo ang Goodwill dito sa Net25 right before Corina interviews. At ngayon ay set visit ang gagawin natin dito sa on-location set ng inyong barkadang minahal nyo na, right? The Goodwill Barkada. Kaya eto na tayo ngayon. Magpapaunti-unti na tayo. Ay, parang kilala ko itong mga ito. I think I know them. Eto na sila. Ang barkadang minahal nyo na. O, di ba? Welcome to Will Good Resort, where you will surely feel good. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Tatlong beses talaga dapat yung such a lovely place. O pang-apat na yon. Pero I hate to say it, hindi kayo ang pakay ko dito ngayon. Oo, hindi kayo. Hindi si Devon, hindi si David, hindi si Raymond, hindi si Smokey, kung hindi yung mga bagong cast, okay? Pero ngayon, alam naman natin na level up na kayo. Oh, yeah. Parang sikat na, no? Oh, wow. I'm sure you're happy. Yay! Very happy! Very happy! Dapat lang naman! Kasi it's a celebration. Yes, kasi maganda na ang kanilang location. Level up na ang resort, pasukin natin. Come on, madam. Sa loob po. Okay. Wow! Level up na talaga ang Goodwill. Wala akong masabi. Ay, eto na ang pakay ko. Okay, syempre may mga original. Yes, yes. Pero meron ding mga magagandang bagong salta. Wow, Samantha Lopez. Ikaw ba yan? Yes, it's at ito pala yung Regine Angeles. Yes. Oh, si Meg Imperial. Sila ang mga bagong cast members ng barkadang minahal nyo na dito sa Goodwill. Na bakit naging Will Good? Ayun. Bakit naging Will Good? Dahil sa akin. Oh, dahil yes, sa iyo. The owner. Ikaw ba nagsunog? Ay, hindi. Hindi siya. Ay, hindi siya. Okay. Lahat sila nagbenepisyo sa sunog. So, okay, pag-uusapan natin ang kwentuhan ng barkadahan at ang latest mula sa kanilang tatlo dito sa Corina Interviews. Ngayon, bago ko ibigay ang inyong mga work assignments, gusto ko munang ipakilala ang ating resident fitness instructor, si Zenny. Hi! Hi! O hindi ba nakilala ninyo na silang lahat, yung mga dati at yung mga bagong barkadang minahal nyo na isa-isahin natin sila ngayon dahil summer feel. Siyempre, kailangan ready tayo to get fit and fab. And who else to do it best with kung hindi the Will Good Fitness instructor herself, Zenny. And Regine Angeles is in the house! Yay! Thank you sa pagpunta dito and thank you for having me here, Miss Corina. Yes, but I think talagang enjoyable to tape dito sa Balay Isabel, right? Yes. Ang ganda. And you can see Taal. You can see Taal. This is Taal Lake itself. And ang ganda ng lugar. Masarap ang pagkain. Totoo. So, well, congrats. Okay, so, sa totoong buhay, hindi ka pala ma-exercise sa tao, pero fitness instructor ang role mo. Yes.
During my younger years, hindi ako pala exercise kasi medyo mabilis yung metabolism ko. Pero as you age... payat ka nga, dear, hindi mo na makilangan. Pero ngayon, medyo nag-effort na ako. Kasi syempre, as you age, kailangan mo mag-exercise. Tapos syempre, nagli-limit na ako ng kinakain ko. I try to avoid chocolates, yung mga ganyan, sodas. So how do you become a fitness instructor? Kung artista ka, talagang ano yun, pag-aaralan mo? Yeah, pag-aaralan mo. I watch YouTube, yung mga fitness ano nila, yung mga Zumba-Zumba. Siyempre, para makarelate tayo, para mukhang believable naman. Correct. Dati na siyang artista sa ABS-CBN. Yes. Nakailang taon ka sa ABS noon? Siguro mga ano din. 10? Wow. Yeah. So matagal din, yes. Hindi ba? Yes. So, bago natin malaman bakit siya biglang naglaho, at ngayon nakikita na naman natin siya, fitness instructor na siya bigla, mga lalaki yung mga kalaro mo. Yeah. Diba? Tapos, laman ng kalye with the boys. Yes, that's true. So, ano ba yung, kasi naging model ka eh, paano nangyari yung shift? Nung bata kasi ako, mahilig ako, all girls school kami. Tapos, yung mga kapitbahay ko naman, puro lalaki. So, sila yung mga nakakalaro ko, ganyan. Even my cousins, most of them are boys. Kaya sila yung mga nakakalaro ko ng basketball, mga tago-tagoan, tumbang preso, yung mga ganyan. Pero growing up, I tried commercial modeling. Mm-hmm. So yun, nakuha ko sa mga commercials. And then, during college, nalate ako sa enlisting sa Binil. So sabi ko, naku, wala akong gagawin. And then all of a sudden, my agent, he told me, why don't you join this contest? Ooh, tinamad ka lang mag-college. Actually, siguro sinadya mo yun, na malate ka. Oh, ayaw mo mag-aral, gusto mo mag-model. Yun na nga, may mga ganong factor. Tapos yun, nung sumali ako, it was the last day. Pagdating ko doon, closing na, sinara na nila. Mm. Tapos sabi nila sa akin, ay, ikaw lang pala inintay kasi ako yung nanalo. Oh, wow. Out of thousands of applicants. Wow, so what does it take? Hindi ko alam. Kasi feeling ko nga nung nakita ko sila, ang gaganda naman ito. Tapos biglang ako yung nanalo. Kaya naman pala. Flawless. Flawless at magaling mag-project si girl. Yeah. Hindi ba? So that must have been a confidence booster. Yeah. Diba? Mm-hmm. So nung nanalo ka na, nagdire-diretso ka na ng showbiz? Yes, kasi part of the contract, part of the winnings is a contract with Star Magic, with ABS-CBN. Mm-hmm. So ayun, nabigyan ako ng mga acting break, ganyan. Nung una, medyo hindi ko nagustuhan. Kasi sabi ko, gusto ko lang naman maging model. Bakit ba ako maarte? Until, ginawa na lang ang kontrabida. Ay, na-enjoy ko siya. Balita ko, there were insecurities. Ano yung mga insecurities mo naman noon? Ah, yes. Kasi when I was younger, nagkaroon ng incident. Sabay kami pinapaliguan ng kapatid ko. Pinaglalaroan niya yung panghilod. Medyo malaki kasi siya. Diba, syempre, pag bata ka, medyo malambot yung bones mo. Bumagsak siya sa paa ko. Mm-mm. And then, may lumabas na buto. Na-operahan siya 3 times. Wow! Ang sakit! Ang sakit, talaga. Oh. Tapos yun, pinagtatawanan nila ako sa school kasi kailangan nang tanggalin yung nerve na pampatubo ng nail. Kasi so, tinanggal na talaga yung nail? Yes, kasi nagkakaroon na siya ng infection eh. Okay. Ayaw pang pumayag ng dad ko. Tapos sabi ng doktor, kukulang po yan yung iba nga. Paa, yung iba. Ayun, syempre, growing up, dinitis ka, walang kuko, Right. Ganun. Uy, mahirap yun, ah. Yes. Mahirap yun as a child. Yes. Hindi ka nag-open toe or wala ka nang pakialam? Nag-open toe. Minsan nagdidikit ako nung, alam mo yung dinidikit na... That's nail. Yes. But sometimes, while I'm walking, nakikita ko na lang, andun na siya kasi wala siyang kinakapitan at all kasi balat lang, diba? Oh. So sabi ko, ay, mas nakakahiya itong ginagawa kong tawag na. So, bigla ka naman naglaho. Yeah. Was that a difficult decision? Mahirap ba yun na... May career ka, ayun, biglang in love si girl. May love si girl. May love. She's a model also. Okay. PMAP, tas commercial model. Say no more. Ayun, pogi. Yun na yun. Oh. Yun na yun. Tapos we started a family right away. Kaya nabuntis ako with my first. Kaya ayan. Kaya medyo naglaylo ako. Masaya ka sa desisyon na iniwan mo ang showbiz? Yes, pero at some point, syempre hahanap-hanapin mo. Kasi diba, nakasanayan mo siya eh. Minsan umaarte ako mag-isa sa bahay, ganyan. Kasi delikado yan. Baka hulihin ka ng mental hospital. Tapos? Tapos yun, I suffered postpartum depression with my first.
postpartum depression. Seryoso yun, ha? I know, it is. Oh. It's very serious. Usually, merong ano yan eh. May pinanggagalingan. May trigger siya. Ano yung trigger mo? Siguro, nasanay kasi ako na nag-work ako parate. And then, all of a sudden, na-stuck ako sa bahay. Nakikita ko lang yung four corners ng room namin. Tapos, nagpapadeda lang ako all day, ganyan. Tapos, during the first few weeks, dinala sa hospital yung baby ko. Parang sabi nung doctor, oh, you're not producing enough milk. Sabi ko, aray, ang sakit nun para sa nanay, di ba? Parang you're not giving enough for your child. Right. Ay, nag-walling ako sa banyo. Parang, ganito na lang ba akong nanay? Hindi ko nabibigay. May ganun. Kaya, ayun. Tapos, iyak ako ng iyak everyday for no reason. Tapos, tanongin ako ng husband ko, anong problema? Hindi ko alam. Ganun. Ay, mahirap yun. Mahirap. Alam mo yung iba, hindi nila siniseryoso yung mental health, no? Yeah. Recently, na-discover ko rin yan, yung mga anxiety attacks. Yes, it's yes. Terrible. Yes, it is. So, paano mo na-overcome yung ganong sitwasyon mo? Sinasabi ko sa husband ko, labas naman tayo. Yung para maiba lang yung routine. Kasi laging nasa bahay, tapos nakakabaliw, ganyan. So, yun, pag gano'n, nalalabas ako, medyo okay ako, masaya ako. And then, may pumasok na ng work, tapos ready na ako. My baby was 3 months during that time, and then I accepted it. Ayun, bumalik na yung mundo ko. Parang, ay, ito lang pala yung kailangan ko. Kailangan ko ulit mag-work. But it was difficult, ha, kasi I continued breastfeeding pa rin. So, lagi ako may bit-bit na cooler, may pump ako sa set, nagpa-pump ako. Okay lang yun, basta't nag-work. Yes, totoo. Oo, di ba? So, hindi na bumalik? With my second, no, hindi na. Ah, with your second, hindi na. You're now a mother of two. Opo, yes. Mother of two. O, kumusta naman ang pagiging nanay? Masaya. Masaya siya, di ba? Ilang taon na sila? 5 and 2. Five and two. Yes. Para yung mga anak ko. Yes. 4 years. Ang kulit na niya. Ay, nako, sobra. Ang dami ng tanong. Correct. Hindi ba? So, itong sa mga anak mo ngayon, 5 and 2, paano mo na pagsasabay-sabay? Because you're now here in this show, mm-hmm, and you might be doing other things. Ano ang priorities mo? Siyempre, bago ako umalis, kumuha ako ng yaya na sobrang mapagkakatiwalaan. Mm-hmm. Like, yung talagang kakilala ko para alam ko kampante talaga ako. And, kasi ito naman, like, for this one, we're gonna be gone for, 5 days. Tapos after that, we're gonna see them again. Nandun na naman ako sa bahay lang. Oo. So, I think may balance naman doon sa ginagawa natin. It's a good thing for you, yes, na magkaroon, yes, ng break din. I know. Alam mo na, no judging, yes, no bashing. It's just being a human being. Totoo. Diba, no, kahit ang mga nanay, kailangan yan. Totoo. Kailangan ng break. Because you cannot perform if you're empty, di ba? Ay, naiintindihan ba yan ng husband? Oo naman. Oo. Lagi niya akong pinapayag, mag-me time ka, ginagano'n niya ako. Me time ka ulit, kasi sabihin ko, papasalon ako, ah, kasi yung ano ko, yung hair. Minsan nga, nung isa pa lang yung anak ko, sinasamahan niya ako doon. Oh, bibit-bitin niya yung anak namin. Kasi alam niya. Oo naman, kasi meron kang beast mode, yeah, ng mga panahon na yun, di ba? Kailangan bantayan ka niya, baka kung ano ang gawin mo. So ngayon, it's all okay. Yes, and in fact, you've been helping other moms. Meron, yes, kang advocacy ngayon to help other mothers na yan din ang pinagdadaanan. Paano mo sinimulan yun? Kasi I'm very vocal about it. Like, nung nagka-postpartum depression ako, pinost ko siya on my Instagram account. Mm-hmm. Tapos, this was 5 years ago, di ba? Pero hanggang ngayon, I would still get messages, DMs na, Mr. Jean, help, please, kasi I'm suffering from feeling ko postpartum depression to, pero hindi ako naiintindihan ng mga tao sa bahay. And I take time to answer them kasi alam ko yung feeling. Mm-hmm. Alam ko yung feeling ng mga pinagdaanan nila. And nababasa ko nga na may pag hindi sila nakakausap ng mga taong nakakaintindi sila, doon nagsusuicide sila. Parang dumidire-diretso, yes, no? Yes. Okay. Yun lang naman ang kailangan nila, kausap. Yeah, and you actively have to help yourself. Yes. Diba? Kailangan, yes, talaga, extract mo yung sarili mo doon eh. True. Kailangan mong tulungan. In your case, humanap ka ng work, tumanggap, yes, ka ng, yes, work. Yes, yes, kahit medyo hirap yung kalooban mo siguro noon, ano? Ang hirap iwan kasi maliit pa eh. We have to stretch first. Stretch. Stretch. So, nung in-offer naman sa'yo itong, yes, role na ito,
So, fitness instructor. Okay, game ka naman. Of course, super game. Oo. Lalo na nabasa ko na wala lang siyang ginawa kundi kumain. Sabi ko, ay, ang saya nito. Okay, so you enjoy the role. Yes. You enjoy the role. Oo. Super na-enjoy ko siya. So, how would you describe? Paano mo describe yung samahan ninyo, ganyan, tsaka yung role mo, and then the arrangement, ang ganda ng lugar dito, di ba? Kasi kahit na late na ako pumasok, second season na, hindi na pa-feel sa akin ng buong cast na bago ka lang dito. I immediately felt na part na ako kaagad ng family kasi masaya silang kasama. Some of them I've worked with before pero most of them ngayon lang. Pero uy, oo nga, hindi ba ka-love team mo dati si David Chua? Yes, si David. So ngayon, iba na lang ka-love team niya. At ano naman ang role mo dito ngayon? Si Zenny, wala akong ka-love team pero feeling ko magkakaroon ako ng love interest din. Oh, wow! May ganon? Yes, you know. May ganon na mangyayari? Yes. It's so exciting. Wow, yes. Parang something really to look forward to, right? So, okay, abangan natin si Zenny. Kung kailan, alam mo, dapat sa pagkatapos ng taping ng cycles ninyo, mag-measure kayo ng waistline. Ayun, doon natin malalaman kung ano ba, kinakain ba talaga niya lahat ng pagkain yon o props lang yan? Doon natin malalaman ang totoo. Thanks a lot, Regine. Yes, thank And congratulations you. On the role. Thank you so much. Magkikita pa tayo mamaya. Yes, salam. Oho, yes. Oo, kasi isa-isahin natin itong mga chika-chika-chicks dito sa Goodwill Season 2. Thank you. Good morning, everyone, at especially sa ating mga bisita, future co-workers and staff of Goodwill Resort. Alam ko, this is a big change for us. Pero let's welcome them and let's work together harmoniously. At para naman alam ninyo ang inyong mga work assignments, nandito ang ating General Manager, Ms. Pilar Masung. Wala na ng letter T, parang masungit. Excuse me? At para lalo pa nating malaman ang mga sikreto sa likod ng camera dito sa isang comedy serye na Goodwill, of course, alamin natin, mula sa general manager mismo ng resort, si Ms. Pilar Masupil, and Manila Girl at kila nating Gracia, Samantha Lopez is in the house! Yay! Napapasayaw ako kasi si Gracia, si Samantha, kilalang dancer ito. Yung pa talaga ang simula mo? Yes, Miss As Kay. In? Doon ako nag-start, TV dancer ako. Tapos, TV dancer, yes, okay. Grupo kami ng walong mga sexy at mga nagagandahang mga dilag. Okay, anong pangalan sa inyo dati? Image, Polycosmic Image Polycosmic Dancers. Image. At ito'y nangyari sa Itbulaga yes. At that time. So talagang kilalang kilala. Even as a dancer in a group, you stood out. Talagang ano siya? Siya yung pinag-usapan, siya yung naging paborito. At siya ang naging si Gracia. Paano nangyari yon? Yon. Mm-hmm. Ako yung nagpresenta. Ha? So doon sa walo, okay. Ako yung nagsabi ko, direct ako pwede. Sabi ko, magkano? Oh. Kasi syempre kailangan ko nga rin ng pantaksi. Why not? So, why not? Siguro wala nang choice si Direk Herman Escueta. Tapos, aminin na natin ikaw talaga ang pinakamay-it. Siguro kasi nga. Kasi it Bulaga. Ah! Diba? No. Pwede. Okay. Pwede. So, after Thursday yun eh. So Thursday, Friday, tapos sinabi na sa akin na bumalik ka. And then after that week, naging regular na ako. Ayun. So, okay, so Gracia was born. Gracia was born. Okay, sino naman yung Gracia? Kung ikaw ang magbabalik tanaw, ano ba talaga yung papel nung Gracia sa noontime show nung mga panahon na yun? Ako kasi yung tagabigay ng pera. So meron silang portion. Ah. It's called Rambulaga. Kahit na seconds lang yung makita mo ako, pero tatatak sa'yo kasi ako yung nagdadala ng swerte mo eh. Ako correct, namimigay ng Gracia. Correct. Ako yung namimigay ng Gracia. Ah, kaya ka ba tinawag yes. na Gracia? Yes. Kumaga kaya, Gracia! Tapos lalabas na ako. No. Nakakatuwa naman. Yun. Uy, pero hindi siya na natili sa noontime show. Nagkaroon siya ng serye. Di ba nagkaroon ka yes. ng... At anong pangalan? Di ba ikaw starring doon? Mia Gracia. Mia Gracia. Kambal ako. Wow. Isang kontrabida, isang bida. Can you believe it? I know. Imagine that you were the title role. Yes. Agad-agad. And then, ewan ko kung anong nangyari. Parang si Regine din, naglaho siya bigla.
Ano bang nangyari? After nyan, kasi siguro, actually, ito yung pinakamalaking regret ko sa buhay. Although, in a way, kung hindi rin naman nangyari, hindi ako mapadpad ng New York. Nabigla kasi ako dahil araw-araw ang Itbulaga. Tapos, dahil kambal ang ginagampanan ko, yung MWF namin na taping, umaabot kami ng umaga. Tapos, parang hindi na kayanan ng, parang nabigla ako. Kasi syempre, hindi naman ako nasanay sa ganung buhay, di ba? And then Saturday, I do the opening of Itbulaga. Sunday lang yung pahinga ko, na hindi yun naman nagiging pahinga. Kasi nga, sleep debt, bumabawi ako ng mga puyat. Oo. So, ginawa ko yun for mga 2 years. Parang na, ano ako, na burnt out ako. May ganun pala, na kahit nandiyan na yung trabaho, nandiyan na yung stardom at pera, tatalikuran mo talaga yun. Kaya ngayon, super baliktad. Talagang may trabaho. Ay, kahit walang tulog, sige, tanggap ng tanggap. Ganun na ngayon. Okay, because meron ding lessons learned. Yes. Pagpunta mo ng New York. Yes. Bakit New York ang pinili mong puntahan? O gusto ko yung fast pace niya, yung naglalakad ka, yung nagustuhan ko. Sabi ko, at saka yung father ko doon, may family ako doon, yung father ko, yung auntie ko. So sabi ko, parang mas gusto ko sa New York. At saka parang mas madali akong ma-adapt ko yung... Mas personality mo yung New York. Yes. Okay. And then, she worked in a restaurant. Ilang taon kang parang nagtatrabaho in a resto? 8 years. Eight? Yes. I started from as a co-check, tapos naging hostess ako, then naging delivery girl also kasi at the same time, habang nagtitake ka ng reservation from the guest, kumukuha ka rin ng delivery orders. Tapos, in a week time, less than 2 weeks, ginawa nila akong manager. Oh, wow. Tapos as a manager, syempre, kailangan gawin mo lahat. So, parang naging waitress ka rin, nagiging bus girl ka rin. Right. You know everything. Yeah, syempre, so you have lahat. To know, yeah, front. Ang galing house. Talaga ng Pilipino, pag napupunta sa ibang bansa. Kaya natin talaga, lalo sa pakisama, di ba? Tsaka loyal tayo. Biro mo, artista ka, star ka sa Pilipinas. Hindi nila alam. Hindi nila alam, hindi mo kinikwento. Hindi. Bakit? One, hindi naman kailangan, and then two, parang ginusto ko yun, na yung hindi nila ako kilala as artista. Okay. Talagang pinili mong magsimula from nothing again, and you became manager. Wow. Anong natutunan mo doon sa chapter na yun ng buhay mo? Marami. Unang-una, as an actress and as a TV dancer kasi, yung experience ko sa Itbulaga, na-apply ko kasi sa trabaho ko sa... Kasi you deal with a lot of people eh. Mga iba yung mga ka-deal mo doon. I mean, may guest kami na si Tom Cruise, ganyan, Mayor Bloomberg, sikat na mga kilalang actors, international actors. Meron din namang mga hindi ka nais-nais na mga guests na, mamatahin ka or ano ka. So, ang natutunan ko is talagang pakikisama at patience. Biting your tongue. Talagang biting your tongue na hindi ka pwedeng lumaban. But at the same time, hindi ka rin pwedeng magpa-api. Yeah. I learned to be brave, stand on my own, makisama, at natutunan kong maging magaling mag-English. Lumawak ang vocabulary natin. Lumawak ang vocabulary ko. And then biglang umibig at naging si Mrs. Edwards. Okay. Buhay Doña ka. Buhay Doña yun, di ba? Medyo. Excuse me, ang address mo po ay Park Avenue. Hello. So ibig sabihin talagang karamihan din 'yon. Yes. So nung nakatira ka bilang Doña sa Park Avenue noong mga panahon, anong naiisip mo? Was it everything you thought it would be? No. Ay, hindi yeah, rin. No. Parang unang medyo sanay kasi ako ng independent ako, na yung kinikita ko, yung pinagtatrabahoan ko, yun yung ginagastos ko. So, it was not an easy adjustment na kailangang umayon ka. Kasi two years akong hindi pinagtrabaho. Oo. Sunod-sunuran ka, pati yung isusuot mo,
yung naging parang may sarili kang shopper, yung siya na yung parang hindi mo na nadedesisyonan yung mga maliliit na bagay na noon nadedesisyonan mo. But you know, as a, I guess as a housewife, you know, susundin mo. I guess hindi rin pala lahat masaya kapag ganun ang buhay. I mean, siguro may binagbabagayan, pero dahil sa kinalakihan ko na gusto ko independent ako, gusto ko may sarili akong kinikita, may sarili akong... Na-interview ko na si Samantha sa New York, kaya alam ko na actually ang kwento. Alam mo na actually ang buhay ko. Pero kaya naman, noong doon ka pa rin sa New York tumira, hindi pa siya bumalik ng Pilipinas noon eh. So naghanap ka ngayon ng work. O paano ka napunta sa real estate? Ay, hindi. Magkasama na kami. Kasi nag-real estate ka na. Pinatigil niya ako ng, hindi ako ng trabaho for 2 years. Tapos, feeling ko at that time, at least yun, hawak ko kasi ayaw niya na yung nag-o-office ako. So at least yun, as a real estate broker, kasi hindi mo naman kailangan lagi ka nasa office eh. May mga viewings and showings ka eh. And that continued? That continued. That actually, continued. Hanggang ngayon. Ah, hanggang ngayon. On the side, broker pa rin ako. Right. Okay, so okay naman. Okay ang buhay sa Amerika. Of course, we all suffered through the pandemic. But bago pa man mag-pandemya, nagulat na lang ako, bumalik ka ng Pilipinas. Yes. Ang main reason nun, si Arnold, first time niyang mag-produce ng movie ng ALV Films, yung Because I Love You, yung dalawa niyang baguhang bida, si Shaira Diaz at si David Licauco, pinadala niya pa sa akin yung script sa New York, at si Joel Lamangan ang director. I can never say no to direct Joel Lamangan because ang laki ng utang na loob ko dyan. He made me an actress through the movie Sidhi. Binigyan niya talaga ako ng magandang break dyan. So, nung sinabi na Joel Lamangan, and sabi nga ni Arnold, para sa'yo yung role, this is my first, I can't say no also to Arnold. So, inuwian ko yan nung 2018 December. It gave me two signs nga to stay in the Philippines. So, kaya nag-stay ako. Because of your daughter and my your daughter, apo. And then may apo, and then yung offer nga ni Arnold. Napaka-hot lola naman ito. May apo na nga pala itong si yes, Samantha. Yes, mamita. Hot lola. Wow, what a roller coaster life. Yes. Ha? Kaya talagang... Hindi ka ba napapagod? Kinikwento mo pa lang, napapagod ka na. Hindi, actually exciting. Kasi parang once, I guess, isurrender mo. Kasi there was a time na ako ang ano ng buhay ko eh. Ako yung driver, ako yung navigator. Pagpipilitan ko to kahit na lahat failure. Pero pagpipilitan mo, ganun ako ka-headstrong, wala rin mangyayari. Pero pag hinayaan mo, sige, kahit saan ako, pagod na ako eh. Ako magde-decision, pumapalpa. But we just go with the flow, kung ano talaga yung plano niya. And then, boom, ayan. And here I am, tingnan mo naman, I'm doing a teleserye with you. Oh, wow. With Net25. Who knew that diba? I would even produce? Exactly. Hindi ba? Nakakatawa mga pangyayari, ano? Entertainment ako bigla. But, yeah, it's, ano, it's really funny how life goes. So, masasabi mo bang parang that's one of your takeaways from life so far? Yes. That the most important thing is self-sufficiency. Diba? Yeah. Self-sufficiency. Emotional self-sufficiency, financial. I think yun ang pinaka-importante. Ano? Yes. Para hawak mo ang sarili mo. Yes. And that's what you're doing. Eh, tingnan nyo na lang ang kanyang mga video. Hello, hindi ko kaya. Ang kanyang mga workout. Talagang sa social media, ang persona mo is this workout queen. Wow. Ageless, this hot wow. Mamita. Wow naman, baka kaya siguro masyadong positive din ang, tsaka kasi I'm so energetic eh. Kaya so, siguro I live by myself. Because? I don't have a driver, I don't have a pee, I don't have, kasi nagagawa ko lahat sa bahay eh. Totoo hindi ako pwedeng pumirmi lang. Really? Wow! No wonder, nagpa-boodle fight pa siya. Nagpa-boodle fight pa siya ng buong cast ng Goodwill. Sabi ko, alam mo, ina ka talaga ng bayan. Bakit may pagkain naman dyan, talaga nag-spread pa siya. Grateful lang. Grateful fight. To share the blessings. Oo naman. Oo, mas masaya, di ba? Yes. Masaya. Masaya eh. I'm happy here. Oo. Goodwill talaga siya. Good vibes. Good vibes. And not only that, I think, yung energy mo, at least, napupunta sa positive yun. Energy. Yes. Right? O ano, teka muna, as a graduate of Itbulaga, ano naman ang masasabi mo? Nako. Ano naman ang comment mo dyan? Nakakalungkot. Because? So,
ngayon nga meron akong throwback every Thursday. Pinaghahandaan ko, mag-post ako ng lahat ng mga opening dance numbers ko sa Itbulaga. Oh. Yun yung aking parang tribute ko sa kanila. Oh, wow! Na mga opening. Siyempre, walang grasya kung walang Itbulaga, di ba? Oh, oh. But I'm happy also now na hindi naman pala talagang mawawala o nawala. Right. You know, nandyan pa rin. That's good, that's good. And now, from Itbulaga to stardom to Park Avenue, back to the Philippines, andito na ngayon siya sa Talisay, Batangas, nagsushooting ng Goodwill. Goodwill Resort. Correct. Will Good Resort. Natutuwa ako sa character mo. Ako din. Oo, ano may character mo? Parang at home na at home. Ang sarap laruin. Ang sarap laruin, ano? May naganap na sunog sa kusina. Nasunog ang ating oven. So kaya ko kayo pinatawag para mabigyan ng pagkakataong umamin ang salarin. Mang Pepe! Kanina nga lang umaga, natapos kong basahin yung script. Ang hirap bitawan. Oo. Ang ganda, ang galing ng scriptwriter. Oo, magagaling ang mga writer ng Goodwill. Tapos may mga kanya-kanyang twist. Ang sarap laruin ng character. Oo. And I love the name, Pilar. Diba? Close to your heart. Oo, kung may Pepe, dapat may Pilar. Oo, abangan ninyo kung anong susunod ang mangyayari kay Mang Pepe at kay Miss Pilar dito sa Goodwill. Congratulations, Samantha. You're a graduate of life. Hindi pa tapos, ha? Ay, hindi pa tapos. May master's pa. O, cheers tayo dyan. Cheers. Dyan. Alam ko, hindi ka humakain na matamis. Hindi, okay to. Kasi natural. Natural, di ba? Freshly squeezed. Lloyd! Uy! Sorry. Sorry na disturbo ata kita, pero may good news ako sa'yo. Good news? Oo! O, ano yun? Eh, kasi merong nag-book na couple, tapos gusto nilang i-celebrate yung kanilang golden anniversary. Okay. Ano ka ba? Siyempre, nag-request nila na sana may live music habang nagdi-dinner sila. So ano, game ka? Game kang tumugtog? At ang pangatlo, hindi papahuli sa ganda, kasexihan dito sa bagong mga cast members ng barkadang minahal nyo na dito sa Goodwill Resort, or rather, Will Good Resort. Siyempre, dapat yung may-ari mismo ng resort. Ito, ang childhood friend ni Lloyd Patawad. Siya na nga bang magiging the one? Ang owner ng Will Good Resort, si Trisha. But in real life, Meg Imperialis in the house! Yay! Wow, Trisha! Ang ganda naman ng resort nyo. Level up na talaga. Welcome to Will Good Resort. O, diba? Nakakatuwa, ano? So, you're now part of the cast. Yes. And ang dapat ninyong malaman, 10 years old pa lang si Meg. Meg bang tawag talaga sa'yo sa bahay? Real name ko, Mary Grace. Ah, Mary Grace. So, parang Meg na rin, yes. Di ba? So, ang tawag sa'yo, Mary Grace? Gracia. Gracia? O, Gracita pag galit. Totoo. Uy, malaki ka namang Gracia talaga sa... Malaki ka talagang Gracia, yeah, sa pamilya mo. 10 years old pa lang, nagtatrabaho ka na. At first, yes, I think trabaho na yun. Pero dahil bata pa lang ako noon, hindi ko siya kinonsider na trabaho talaga. So for me, nag-e-enjoy lang ako pag nagagawa ko yung mga pinagpagawa sa akin, yung mga ano modeling. Ano klaseng trabaho yun? Nag-start to modeling yung mga Barbie Garfield sa mga malls until until na may naka-scout sa akin to audition dun. So nag-try and try na ako sa auditions. Okay, so 10 years old pa lang, working na. So, napag-uusapan namin ito kasi actually breadwinner ka na pala noon, di mo alam, para sa pamilya. Yes. Okay. And then hindi mo na malayan, right? Yes. Okay, and then? May work naman yung parents ko. It's just that to add more or help them, nag-work na rin ako, you know. So, plus opportunity for me knocks only once nung time na yon. So, ginrab ko na din kasi anytime naman I can go back to school nung time na yon. Ah, so hininto mo muna yung pag-aaral noon? I finished high school, but hindi na ako nag-pursue of college. Although, hindi ko masyadong na-explore the high school life, though. Also, because you were working? Yes. Oo. So, sa anong punto mo naramdaman na, teka muna, parang, bakit ako nagtatrabaho, bata pa lang ako? Kailan mo naisip yon? I think after na ng... So late. Really? So late, yes. I think... mga siguro like 6 years ago when parang napaisip ako
ano ba yung talagang goal ko for myself. Kasi all this time, ang goal ko is for family. Parang hindi ko nare-reward yung self ko for all the achievements I've done na puro sa family talaga. So parang nawalan ako ng purpose for myself to move forward in a way. Kaya sabi ko nga, baka kailangan ko din mag-lilo muna and then find myself other, kasi all my life na I've been in the industry since 10 years old, so sabi ko, this is the only thing I know. Wala na akong iba. What if, di ba, for, hindi naman forever yung pag-artista, so if hindi ako mag-artista, what's next? Right. So, dun ko tinry to figure out yung sarili ko. So, I studied. So, bumalik ka sa pag-aaral? Not really like yung degree in a way, but skill set yung importante din yes, yun. So that kapag may ibang ano work, then meron pa rin akong extra income, so I can choose my battles na sa showbiz kung ano lang gusto kong tanggapin, yung ganun. Oh, great. Mm-mm. So good for you. Yes. So this was only 6 years ago. So late, I know. Eh, kasi ngayon lang ang kinagisnan mo eh. Bata ka palang work ka na. And then suddenly you question. Yes. Nagtanong ka na. Mm-mm. Eh maganda yung nagtatanong sa sarili. Yes, I think it was... nangyari siya nung when my dad passed away. So lahat ng realization na ano ba talaga yung gagawin. So lahat lumabas kasi when my dad passed away. Parang siyang yung big filter sa family namin. Yeah, so sabi ko, I guess I really need to step up. Kasi naman yung naging buhay mo, parang ang laki ng responsibilidad, ano? Ano naman yung kinuwento sa akin na ikaw daw taga harap sa mga naniningil ng utang? Sometimes lang naman po yun. Oo. Like, pag syempre, hindi na kaya ng mom ko, nag-breakdown na rin siya because nasa kanya lahat eh, yung stress. Dahil my dad kasi, responsible yung dad ko, it's just that mas mahina yung loob niya than my mom. So, mas yung stronger personality talaga yung mom ko. So, kapag hindi na talaga kaya ng mom ko, ako na, sabi ko, ako na lang yung aharap. Ako yung makikiusap kasi parang ano yun eh, parang ayoko nang mag-gaslight pa yung tao. Kasi syempre mainit na rin yung ulo ng mom ko sa stress. So sabi ko, ako nilang haharap. So wow, parang ano no, parang ang dami mo rin kinailangang tanggapin, intindihin, harapin. At a very young age, right? Okay, so ano, may regrets ka ba? Sabi mo, nag-isip ka. Just 6 years ago, nag-isip ka. Ano ang mga conclusion mo sa buhay? I think wala namang regrets. It's just that parang kung ano naman yung mga na-experience ko, it made me stronger now. So in a way, nag-mature naman when it comes to life. So hindi ko na siya kailangan pang pagdaanan later on in life. Kumbaga na-experience ko na lahat halos ng pwede kong i-sacrifice for the family. So, na-realize ko that sometimes to be able to help yung mga tao sa paligid ko, I really need to reward also myself, to take care also of myself. Na parang kailangan ako muna so that pag mas free yung maibigay ko sa kanila. Kapag healthy ako, mas may ibibigay ako sa kanila. Diba? So, how are you rewarding yourself? Taking care of yourself? Sige nga, ano ngayon ang mga ginagawa mo? Yung first ko bang ginawa? Yes, nagpa-rebonding ka ng buhok. Anong ginawa mo? Six years ago, after ko yung ma-realize, I went to Hong Kong. Mm-hmm. And then, it's the first time I swipe my card for myself, not for my family. No way! Yes. Wow! Anong binili mo? Bag! Yes. At least hindi lipstick lang. Hindi lipstick lang. Bag talaga, like pikit mata. Sabi ko, okay. Wow, okay. Then pag-uwi ko, okay naman. Pero may nauwi pa rin naman ako sa kanila. Oo, syempre. Yeah, automatic chance sa akin na laging sila yung may pasalubong. Grabe, no? Mm-hmm. So up to now, parang meron ka pa rin ganong family obligation, pero sinisigurado mo na ikaw meron ka for yourself. Yes. Okay? I make sure na may natitira para sa akin. Okay. So you take breaks, you take vacations, yes. You buy what you want, yes. Or at least what you need, di ba? Yes. Oo, ganun. Kasi before, no vacation at all. Like, work, home. Oo.
And congrats, bumalik ka sa pag-aaral at yes. nag-aaral ngayon ng marketing. Yes, Wow, that's good. Bakit marketing? I think nag-try naman ako. Like, I did naman culinary for a while, pero hindi ko talaga gusto. Magluto? Mainit sa kusina! Hindi talaga yung doon. 9 hours ako nakatayo. Di kaya na ano ko. And also, I tried economics. Di ko tinapos kasi masyadong... Dear, mahirap yon. Math yan. I know. Mathematics yan. Hindi pala talaga ako pang ganun. Oo. Oh, oh. So sabi ko, try natin marketing kasi a lot of my friends are saying that you have all these ideas and all. Why don't you level up yung skills mo on that part? So sabi ko, sige, let's try. Doon na-enjoy ko siya. Kasi still in line naman with my work, like creative. Right. So sabi ko, sige, try natin. Ah, great. Mm-hmm. So you like school at... parang at least meron kang fallback, right? Yes, yes. Oo. Oh, oh. Mm-hmm. She loves dogs also. Yes. Like me. Super, I really... Oh, 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 wow. I have a shelter. I Whoa. Rescue dogs from the streets. Wow. Oh, oh. I have 25. Wow, that's a lot. That's a lot. Problematic na ako sa dalawa. Hindi naman lahat na sa akin. Okay. Nasa iba-ibang bahay sila. Ah. Okay, so sa bahay na ito, may lima. Dito lima, dito lima, dito puro rescue. Iba-ibang breed. Iba-iba lahat. Tsaka marami Aspen. Kasi I get them from the streets, you know, ganon. So, bakit napunta ka talaga sa pagmamahal ng dogs? Pandemic. I think before kasi, gusto ko na talaga siya. Kaya lang, hindi siya yung surroundings mo. Kasi if it's not, they're not supportive dun sa pag-aalaga ng dog. Kahit pagbalik mo galing taping, correct. Nakakulong na yung dog. Oh, sabi ko, sayang naman, diba? Oh. So, sabi ko, ipaampo na lang natin dun sa mag-aalaga talaga. Mm-mm. So, nung pandemic... sabi ko, I really need someone na makakapagpagaano ang anxiety ko. At talagang ano, nakakagaan talaga sila. Sobra. So, bumili ako ng isang dog, Shih Tzu, pangalan niya Whiskey. Mm. Sobrang spoiled. Okay. And then sabi ko, parang, kailangan niya, nalulungkot ata siya, kailangan niya ng friend. Okay. So, totoo yun. Dogs really need company. Yeah, so bumili ako ng poodle, toy poodle. So, anong pangalan? Scotch. Para kang ano, no? Para kang bida na kontrabida dito, no? Bilang si Trisha. Well, it's a fair fight. Ikaw na nalo at ikaw na magsaserve kay ate Kim bukas. Thank you po, Trisha. Siyempre, hindi na natin tatanungin, ikaw ba ang mananalo sa puso ni Lloyd, di ba? Ano ba mga pagkakapareho ninyo ni Trisha, yung character na ginaganap mo dito sa Goodwill? I think, sobrang ano kasi si Trisha, parang yung mga, like, nangyari sa kanya na nag-asawa siya, then going back sa past niya, parang for me, there's a possibility if may ganun man, sabi ko nga, kung ako nga to si Trisha, makita ko man yung past ko, tapos talagang mag-click pa rin kami, then maybe, pwedeng open pa rin naman ako sa mga ganun possibility. Kasi sabi ko nga, iisa lang naman yung ano, maliit lang ang mundo, mamimit at mamimit mo yung mga taong nakasama mo na before. So, you're not ending yung mga possibility na open-ended ba? Ganun. Ah, ganun. Wow! Pero wag nating ikwento masyado. Wag. Hindi ba? Wag nating ikukwento kasi marami pa silang aabangan. pero I love your new place and then ang gagaling din ng mga guests and congratulations. Thank you so much. Thanks so much. Ako, graduate thank you ka so dear. Much. Graduate thank ka you. Yes. ng buhay. So, ito na. Ito ang ating Will Good reception. Nandito lahat ng nangyayari. Dito wow. namin winning. Oh, diba? Bongga. Bongacious. Oo. Level up. Level up. So, lahat ng guests namin, dito namin winning welcome. Ah, dito. Okay. Yes. Tapos? So, maraming nagaganap dito. Lahat talaga dumadaan dito. So, kailangan feeling manager ka talaga. General manager talaga. Ito ang area wherein I really feel like Miss Pilar, the general manager. Oh, at least. Oh, at saka, oh. Di ba ang work ko naman sa Serafina? Parang correct, parang manager talaga. Oh. So dito talaga ang halos lahat ng mga exes. Teka muna, marami hindi pa si David Chua yun. Oh, tingnan mo, eh, David Chua. Oh, uy, teka muna! Oh, hindi ba, yung, oh, hindi oh. ba si Yorme yan? Ah, si Yorme! Hello! Oh. Hi! Hi! Oh, di ba? Oh. Pa-selfie naman! Wala pa kamera. Ando lahat mo?
Ay, ayan, eto team. Na sila. Ito, camera. Oh, eto na sila. Eto na ang buong cast. Yes. At nagtataka tayo, guest ka ba dito or ano ba? May cameo role daw eh. Oh! Wow. Akala ko ikaw na ang papalit kay David Chua. Malakas sa akin to eh. Oh, masyadong malakas. Oh. Ano mo yan? Ano mo yan? Number one fan. Okay, selfie time. Yan na, selfie na. Kompleto. With the artistas of Goodwill. Yeah. Ayan, oh, ikaw na. Ayan. Selfie, ayan. Selfie, o okay. Selfie tayo. Naku, hindi mahaba ang kamay ko. Okay. It's gonna be me. Ah! It's gonna be me. Ayan. Magaling. Of course. Yun, no? Kita lahat. One, two, three. Wow, Meg, alam mo, kung dito ako nagtitaping, baka umis ka po ako sa trabaho, mag-swimming na lang ako, or mag-boating dyan sa Lake Taal. Ang ganda nito dito sa, Balay Isabel. Nakapag-swimming ka na ba? No, actually, hindi pa dahil sunod-sunod din yung mga eksena naman. But, sana magkaroon ng chance. Oo naman. Dapat naman, subukan mo naman yung pool na yan. Oh, dito ang, marami sa mga eksena nila, talagang dito sa outdoors. Mm-hmm. And, ano ba isa sa mga pinaka hindi mo makakalimutang eksena? I think hindi mismo sa pool but tabi ng pool. Oo. Yung eksena namin nung nakaraan lang na dapat abangan ng lahat, hindi pa syempre pinapaano. So kasi ang haba nung eksena pero funny siya, tsaka doon lumalabas yung kakulitan ng bawat characters tapos yung chemistry ng bawat character. So natutuwa ako kasi first time din ni Trisha ilabas yung personality niya kasi nung mga first episodes medyo ano siya. Pademure. Eh. Kunwari so, mabait. Yes. Pero lumalabas na yung kakulitan niya. Mm-hmm. So nagbe-blend in na siya with the cast. So para sabi ko, oh, it is nice. Ah, okay. So kanino ka ba, nagkakabarkadahan din ba kayo? I think lahat naman nagiging magkakabarkada. May kanya-kanyang kulitan eh. Tapos pag-uusap behind the camera. So, masaya kasi hindi sila kahit first time kung mag-join sa kanila. Kahit hindi ko naramdaman na na bago lang ako sa kanila. Right. Parang antagal ko na rin silang kakilala. Correct. Oo. And, wow, big time din ang mga guests nila ngayon. Meron silang si Yorme. Mm-hmm. O, di ba? Tapos si Dimples. Yes. Pepe Herrera. Pepe Herrera. Tapos andyan si Enzo. Bayani Agbayani. Yes. Enzo Pineda. O, tapos si... Naku, ang dami. Kailangan dami talaga pa. Si Sunshine Cruz. Ayan, natapos na si Sunshine Cruz. Pero it's really, parang refreshing. Family. Refreshing yung samahan, refreshing yung storyline. And refreshing ang lugar. Sure. Halika, mag-swimming na tayo at abangan ang swimsuit edition ni Meg. Oh my God! Hindi ba? May swimsuit edition siya. Kahit nung ako, first time ko pumunta dito, sobra ko amazed. Me too. You too? Yes. First time ko dito lang sa Balay Isabel. Hindi ba? Yes. Parang tinitingnan natin yung Taal Lake from afar pag nagda-drive tayo along Tagaytay, di ba? Itong resort na ito, ayan na yung Taal Volcano and you can actually do a tour on a boat. Wow. Oo, dito. It's a 4-hour tour of the crater. And wow, talaga ito na yung Taal Volcano. Mm-hmm. So, nakapag-swimming na ba kayo? Hindi pa nga eh. Pero nakapag meron kaming rest day. So parang ang bonding time namin together. Tumambay lang kami dito. We were just enjoying the view. We were talking about life. May mga ganun kami. Oh. Talaga, ba't kayo mag-swimming? Alam mo, nandito sila sa resort. May free day naman. Ba't hindi mag-swimming? Magsiswimming kami on our last day. On your last day. Okay. Oo naman. Para makapag-unwind. Oo, para lumabas lahat ng mga totoong sikreto. Lahat ng sikreto, totoo. O ngayon ito ang tanong. Pagpunta namin dito kanina, sa interview natin earlier, yes. Medyo hazy. Ay, totoo. Sabi ko, hi! Puputok na ba ang Taal? Ano ba ang balita ninyo? Hindi ba kayo natatakot sa cast? Na baka biglang mag-alboroto? Actually, syempre, medyo natatakot kami. Pero sinasabihan naman kami ng staff na
normal yan, medyo mawawala yan later. Well, true enough, nawala nga siya. Yeah, it's beautiful now. Nawala siya. And sinasabihan naman nila kami na pag tumaas yung alert level, tinuturuan nila kami ng tips na huwag kaming papuntang Tanawan, dun kami Patagaytay. Because pag patalisay daw, iikot lang daw kami. So dapat pataas kami ng Tagaytay. Ah, so meron ng parang ano, fire drill. Oo, may mga pag-ano. May eruption drill sila dito. Wow! Pero it's really beautiful. It is. The rooms are beautiful. The food is good. Mm-hmm. Ang ganda ng pool, ang ganda ng view. Parang what more can you ask? Bonding time. Bonding time. O yung mga sikreto, ha? Ibang interview naman yon. Pagka medyo masyado na kayong na-relax, ayan na, maglalabasa na, mag-i-interview tayo ulit. Yeah. Wow! Kasabay ng paglubog ng araw dito sa Talisay, Batangas, nakilala natin ang mga bagong cast ng Goodwill from the owner, yes, to the fitness instructor, yes, to the general manager. Wow. O, diba? Pero alalahanin, excuse me ha, si Meg, si Sam, at si Regine po yan. Yes. Ayun, dito sa set ng... Go, hindi mahirap mag... mahirap mag-artista, ha? Napakahirap. Napakahirap. Yes. Oo, talagang hintayan blues. Patience. Right? Right? Yes. Patience. Patience. Pero masaya kayo. Masaya. Yes. Super saya. Masaya. Blessing. Blessing na nandito tayo sa napakagandang lugar. No complaints. Yes, may trabaho tayong lahat. Correct. Oo. At, syempre, ito ang barkadahang minahal nyo na. Yes! Okay. Sorry, hindi kami magsasabi. Hindi tayo magsasabi ng ending. Oh, hindi. No. Syempre, hindi. Nang season 2, hindi panoorin, natin sasabihin. Hindi. Panoorin nila. Abangan. Okay, girls, congrats! Yes! Congrats! To Goodwill! Before Corina interview! Goodwill! Kita kaya lahat? I think...